Thank you.
sumukat ako dyan. Boss, kamay mo. Madadala. Sige. Madadala ka kayo ng patahat. Captain Alex Ligianan, Philippine Navy General Staff Corps. At ang bulaklak po mula sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas ay naialay na po kanina. Wow, wow. Lagi naman sir eh.
Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako na sa ikalawang bahagi ng ating programa. At inaanyan po ang lahat na magsikayo para po sa isang awit panalangin na pamunahan ni Liam Sharon Quintero Manalo. The ladies of the mayor. Peace. Maaari na po magsupo ang lahat. Upang sa atin po ay magbigay ng bungad bati, akin pong inaanyayahan ang pangkalahatang tagapamahala ng Tutuban Properties Incorporated, binibining Lori Lou Renier. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais po namin pasalamatan ang lahat ng mga dumalo sa pagdiriwang nito ngayong 30 Nobyembre, taong 2019. Sa ating kagalang-galang alkalde, Francisco Escobar Moreno Lumabonso, at sa butihing Vice Alkalde, Dr. Maria Sheila Hanil Acuña Pangan, sa kaanak ng ating magiting na bayani, Dr. D.C. Distrito Morales, at sa mga kinatawa ng Sanggunian Panglungsod ng Manila, Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sine, Kagawaran ng Edukasyon ng Manila, Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Order of the Knights of Rizal, Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Tugbong Kawal Pandagat ng Pilipinas, Polytechnic University of the Philippines University Center for Culture and Arts, Banda ng Manila, at sa iba pang nandito ngayong araw na ito. Lubos po kami nagpapasalamat, lalo-lalo na sa pakikisa
at pagiging punong tagapamahalan ng kawalihan ng turismo at ugnayang pangkultura ng Maynila na pinangungunahan ni Director Charlie Dumo para sa espesyal na araw nito kung saan pinagdiriwang natin ang 156th anniversaryo ng kapanganakan ni God Andres Bonifacio. Ikinalulugod po namin ang inyong pagdalo sa araw na ito. Bukod sa pagkikita sa araw ng kanyang pagkasilang, ang pagdiriwang nito ay bilang pagpaparangal din sa tiyaga at katapangang pinamalas ni God Andres Bonifacio upang makamit ang ating bansang Pilipinas sa kalayaan na noon pa may inaasam-asam natin. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po namin kayo sa Tutuban Center. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Lili Nguyen. Para sa isang natatamin bilang ating pong palakpakan ang mga mag-aaral mula po sa Polytechnic University of the Philippines, University Center for Culture and the Arts.
Muli palakpakan po natin ang mga mag-aaral mula sa Polytechnic University of the Philippines, University Center for Culture and the Arts. At sa pagkakataong ito ay ating pong mapapakinggan ang isang mensahe at isang pansigliwang pananalita mula po sa ating pangunahing tagapagsalita. At siya po ay ipapakilala ng ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Maria Sheila Hani Lacuna Palay. Isang mapagpalayang umaga sa ating lahat na naririto at nakikisa sa pagdiriwang ng 156 na taon na kapanganakan ng dakilang supremo at pinuno ng katipunan na si God Andres Bonifacio. Ang pagkakatatag at pamumuno niya sa katipunan noong 1892 na naglayong mag-aklase laban sa pananakop ng mga Pastila ay isang marangal na halimbawa ng kabayanihan. Kabayanihang nangangahulugan ng paglabas sa komportableng katatayuan upang harapin ang mga hamon sa buhay na kaakibat ay sakripisyo. Kasama ang pag-aalay ng sariling talino, lakas, kakayahan, panahon, o maging ang pag-aalay ng sariling buhay. Marapat lamang nabigyan ng mataas na pagpapahalaga at pagpaparangal ang isang bayani tulad ni Andres Bonifacio. At sa pagkakataong ito, ay buong pagmamalaki kong ipinapakilala sa inyo ang isang taong tulad ni Andres Bonifacio ay isang tunay na batang Maynila. May dakilang adikain ialay ang sarili sa ngalan ng malinis, madisiplina at maunlad na bagong Maynila. Ang taong nag-aayon ng paglilingkod na puspos na malasakit. Paglayang buong tapang, talino at galing sa pagnanais niyang maibalik ang sigla at kayusan ng minamahal nating kapital ng bansa, ang lungsod ng Maynila. Samahan niyo po akong salubungin na masigabong palakpakan ang maituturing nating bayani sa makabagong panahon, ang ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumato. Opo po kayo. Maraming salamat sa ating pinakamagandang Vice Mayor. Mag-iisa lang. Vice Mayor Hani Lacuna, natatakot lang ako doon sa sinabi niya. Tulad ni Andres Bonifacio. Balikado po yun. Alam naman natin ang ginawa sa ating minamahal na Supremo. Kapaksilan ng kanyang mga kasamahan. Kalulungkot sa parte ng kasaysayan ng ating bansa. No? Ilang lang naman. But anyway, sa ating pong mga kaanak ni God Andres Bonifacio, Dr. Daisy Distrito Morales, Gregorio Bonifacio, Emilio Distrito, Susan Distrito Mayor, Captain Alex Guanan, Philippine Navy Staff Corps, Enriquez Pasete, Marcelo Yesil Morales, Leticia Distrito Morales, Happy Distrito Silverio, Olivia Morales de la Cruz, Evelyn Morales Pasete, Tony Bonifacio. Sangguniang Panlunsod ng Maynila, sa ating Vice Mayor, Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, Dr. Rene Escalante, Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining, Ginoong Virgilio Almario. Kapong dalawang nabanggit ko na yan, sa po na kanyang mga kawani, nilang kawani. Sila po ang pangunahing ahensya
na magbabalik ng sigla ng Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Sa Marso, ayawan Diyos, sa matagal na panahon na nangabulok sa kanto ng Loton at sa baba ng Quezon Bridge. Maraming salamat kay Pangulong Duterte, through Secretary Bernard Rome, at mga ensyang nasa ilalim ng Department of Police. Through General Balba, Manila Police District Director, sampu ng kanyang kapulisian, kagawaran ng edukasyon, Victoria Maria Magdalena Lee, tagapamahinala, Inong Ignacio Carel Cruz, Batang Mayor, andyan na yan, kasi Boys and Girls Week, o sa lahat ng mga Boys and Girls Week, tayo naman kayo, palakpakan natin sila. I see you on Monday. Maupo na kayo. Tutuban Properties Incorporated, Binibining Nori Daniel, pangkalahatang tagapamahala. Para sa mga kababayan natin nakikinig, total na banggit ko na rin naman ang Tutubang. Ikalulugod ninyo, a few months or a few years from now, there will be a few billions of peso development dito sa Tutubang Center Mall. Kung maalala ninyo, dumalaw po sa atin si Fernando Subel de Ayala. Bakit ba hindi naging Ayala ang apelido? Sila po ay may pinaplanong maganda para dito sa Tondo. Napakaganda po. Nakikita ninyo na sa gilid na yan. Makikita nyo dyan ang central station ng mga tren, MRT at LRT. Malaking convenience sa ating mga kababayan dito sa mundo. Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Very Worshipful Hagen Alexander Topacio. District Deputy Grand Master. Order of Knights of Rizal, Sir Timothy Francisco, Knight Commander of Rizal. Gat Andres Bonifacio Medical Center, Dr. Teodoro Martin, sampu na mga kasamahan naming direktor sa mga ospital, mga kawani ng pamahalang lungsod, mga barangay official, chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, sa mga kababayan nating nanonood, sa lahat po ng mga ipapambisita, magandang umaga sa inyo. Good morning! Good morning! Dati ho ako audience lang. Nanonood lang sa bangketa. Pero ngayon ang araw na ito sa ating PUP, Choral at Performer, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin. Huwag kayong mag-alala, may pasok kayo. Kaninang umaga, mga alas 6:30 ng umaga, nasa opisina ako at idineklara na nating walang pasok ang lahat ng estudyante ng PLM at UDM. Dahil para medyo lumawag yung Top Avenue. Dahil sa ating pagsalubong sa mga atletang Banyaga at ganun din sa atletang Pilipino na dadako sa Rizal Memorial or Ninoy Aquino Stadium. Ngayon, kapanganakan ni Andres. Pagtitingnan ninyo, isang ordinaryong araw na naman. Lilipas ulit bukas. Sana maalala natin ulit next year. Pero hindi po yun ang purpose kung bakit kinikilala ng Estado at binibigyan ng alaga ng Estado
at ng pamahalaan ang mga ganitong klaseng rebulto dahil itong mga taong to ay nagbuwis ng kanilang buhay upang makamtan natin ang tinatamasa nating kalayaan. Yan po ang ibig sabihin ng mga rebulto. Pagpapaalala sa susunod na henerasyon na kapag ikay naging mabuti sa iyong kapwa, sa iyong komunidad, sa iyong bansa, you will be immortalized. Can you imagine that today we are celebrating 156 years ng kapanganakan ni Andres? Si Andres na taga Tondo, hindi rin pinaniwalaan nung una. Isang artista lamang. Naniniwala ba kayong artista lamang si Andres? Artista po siya. O sa panahon na yun, minaliit na mga alta sa syudad, mga sinasabing mga pinagpala sa lipunan. Ninaliit ang kanyang katatayuan bilang mahirap pero punong-puno ng pagmamahal sa kanyang bayan at sa kanyang kapwa. Isinantabi yun na mga ilang individual na mga panahon na yun. At ang masakit pa, yung mga tao yon sumakay lang ng libre dahil sila ay mga hasindero, pinuno ng mga ilang individual, nagsama-sama. Si Andres, nandito sa Tondo, hinikayat ang tao na magbuwis din ng kanilang buhay para sa ating mga kababayang Pilipino. Kung minsan, mga kababayan, hindi natin nauunawaan agad-agaran ang pagnanais ng isang leader o ng isang individual. Dala lang tayo'y nabibigla. At pag tayo'y nabibigla, malamang sa hindi, pagdudahan natin agad ang intensyon ng mga leader na iyon. Pero siguro naman, maging takdang aral sa atin na may mga leader sa ating bansa, sa ating pamayanan, sa ating syudad, sa mga syudad pa ng ating kapitbahay dito sa lungsod, sa buong bansa, na talagang ang layunin ay maibigay lang at magpatupad lang ng pantay-pantay at makatwirang pamamahala. Misa sa buhay natin, yung ating mga nakasanayan na, na akala natin tama na, ay hindi pala. Lahat, taas ang kamay ng gusto ng pagbabago. O kita ninyo, hindi niya naman sinabi, hindi ko naman tinanong, anong uri ng pagbabago? Ang tanong ko lang, taas ang kamay ng gusto ng pagbabago. Lahat nagtaas. Ibig sabihin, sa unang salita, ang tao talaga ay gusto ng pagbabago. Pero, patutunayan ko yung tanong ko na yan na naging sagot ng inyong damdamin na isinulat sa isang libro. Ang sabi doon sa salitang Tagalog, ang tao daw sa mundong ibabaw, anumang uri, lahi at kulay nito ay gusto ng pagbabago. Ngayong umagang ito'y napatunayan ko sa simpleng tanong. Nagtaasan nga naman kayo. Dito, may mahira, may middle class, o may mayamang, may banyaga pa, na nagdudugo ang ilong habang nakikinig sa akin. I hope you don't mind me speaking in our native language. Mabuti po. Ngunit, yung isinaad na yun sa libro, may pangalawang pangungusap. May quick. Sabi, ang tao daw sa mundong ibabaw,
anumang uri, kulay at lahi nito ay gusto ng pagbabago. Pero, ito na, ayaw lang daw ng tao ng pagbabago kapag mawawalan siya. Tama? Tama naman. Then, if that is true, eh wala tayong aasahang pagbabago sa buhay. Kaya, dyan papasok ang prinsipyo ng demokrasya. Sa demokrasya, 50% plus 1 lang. Kailangan ang layunin, programa, na ipatutupad ng pamahalaan ay makabubuti sa higit na nakararami. And I believe my math teacher will agree with me that 51% is greater than 49. Ngayon, mga kababayan, naghangad kayo ng pagbabago. Naghahangad tayo ng pagbabago. At patuloy tayong naghahangad na mabago nga sana. Pero ayaw naman nating pagdusahan. Ayaw naman nating mahirapan sapagkat nahirati na tayo sa isang bagay na sa tingin natin tama na dahil sa matagal na panahon na. Pero mali pala. Kaya totoo ang kasabihan. Umpisan mo ng tama, matatapos ka ng tama. Pag mali ang umpisa, mali din ang katapusan. Kaya sa inyo, mga kababayan, kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para maunawaan natin ang layunin ng mga nagmamalasakit na leader sa ating bayan? O kaya kung gusto talaga natin na magbago ang katatayuan natin sa buhay, bakit yung mga maliliit na bagay na sakripisyo natin hindi natin magawa? Kaya kayo na nandito, nakikinig, bahagi ng pamahalaan, organisasyon, mga individual negosyante o chismoso-chismosa lang, hinihikayat ko kayo, inaaya ko kayo na sana makiisa na kayo. Makiisa kayo sa layunin ng pamahalaan na wala namang ibang gusto kundi isayos lamang, itama lamang ang mali. Hindi ko muna kasanayan, tama na. Ibalik natin sa normal kung gusto nyo magbago para sa mga salinlahi natin, sa mga anak natin. Ngayon ng panahon. Panahon na kumilos tayo. Dahil kung anumang kaguluhan, kadugyutan, kasalaulan na ating tinatamasa ngayon ay tanging epekto lamang ng mga bagay na nangyari sa nagdaan. Ito rin ba ang syudad na aking ibibigay sa ating mga salinlay? Yan din ba ang ipamamana natin sa kanila? Kung kayo'y nalulugod sa katatayuan ng ating lungsod bilang kapitolyo ng bansa, ay huwag na tayong kumilos pa. Same-same. Pare-pareho lang. Pero kung hindi kayong masaya, ito ang panahon ng pakikiisa sa pagsasaayos. Ito ang panahon ng pakikipagtulungan para sa kaaliwasan, kalinisan, kaayusan ng ating lungsod. Wala nang ibang panahon pa. Huwag na natin ipagpabukas pa. Huwag na natin ikipit-palikat yung mga bagay na yan. Ito na! Panahon na! Dito, nagkasama-sama tayo. Kinikilala ang kabutiang loob
ng isang taong namuhay sa sundo. Ibinigay ang kanyang buhay, panahon, isinakripisyo ang kanyang kaligtasan. Kaya kayo, mga kababayan, ito ang bayad natin sa tinatamasa nating kalayaan na ipinagsakripisyo ng mga bayani katulad ni Andres Bonifacio. Kayo na nandito lahat, one way or another, dito na pinanganak sa Maynila, dito sa Tondo. Ipakita natin sa buong mundo na ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. Sa mga barangay officials, mga kababayan natin, muli, buong kababang loob, huwag nating sariwain dahil araw lang ni Bonifacio, dahil birthday lang niya, sariwain natin yung kanilang naging layunin. Bakit? Yun ang ating unawain. Bakit nila ginawa yun? Yun ang ating pagmuni-munihan. Hindi dahil sa kaarawan lang nila. Ano ang nagtulak sa kanila? Ano ang dahilan nila? Kaya siguro, hindi rin masama na umpisahan na natin muling ibalik ang tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Yan ang ibinuhis na buhay ni Andres Bonifacio. Kaya po sa inyong lahat, hinihingi ko ang malawak na inyong pangunawa, at kung naunawaan nyo naman, huwag kayong manahimik. Ipaliwanag ninyo sa inyong katabi, ipaliwanag ninyo sa inyong mga kaanak, dahil ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo sa kadiliman. Dahil ang mga may mga masamang iniisip, sila ang maiingay. Ang may personal lamang na interes, sila ang maiingay. Kayong mga mananahimik, tatalunin kayo sa bunganga, sa bibig. Panahon na na kayo din ay magsalita. Isang garantiyang ibabalik ko naman sa inyo, sa aking mga hiningi na pakikisa ninyo. Kami ni Vice Mayor Hany Lacuna, mga kusihal, department head, kawani ng pamahalang lusot, maglilingkod kami ng tapat. Isasantabi namin ang mga personal naming interest. Sasabayan namin kayo. Kung gusto nyo ng maayos, aayusin din namin ang aming mga sarili. Kung kaya nyo, hindi ba tulog? Huwag nyong intindihin na, na walang tulog. Hindi yan problema. Ang problema, yung walang gising. So muli, palakpakan natin si Andres Bonifacio. Kung buhay lang si Andres, natabak tayo. O pero, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa. Ang mga nangada pa, tayo yun. Bumangon tayo. Yung hindi pa nakababangon, iabot ninyo ang kamay ninyo. Kunin natin sila sa kalukmukan. Akayin natin sila sa maayos na lungsod ng Maynila. Tayong mga taga-lungsod ng Maynila,
tayong mga batang Maynila, katulad ni Andres Bonifacio, taga Tondo, batang Maynila, tayo ay kasapi at bahagi ng pamahalang lungsod ng Maynila na kapitolyo ng bansa, na mukha ng bansa. Dito, patunayan natin sa kanila na karapat dapat na manatiling kapitolyo ng bansa ang lungsod ng Maynila. So muli, sa inyo, nawa, anuman ang inyong kinakaharap sa buhay, kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos. Sa mga pamilya ni Andres Bonifacio, kahit man lamang sa panalangin, maisama namin kayo na kayo'y patuloy na kalooban ng malusog na pangangatawan at nay, habaan pa ang buhay mo. Thank you, Mayor. Malay mo. Tony Bonifacio, malay nyo. Sang araw, may matulad din kay Andres. Hindi yung city engineering namin, ha? Si Andres Bonifacio. At sa mga kababayan nating may mga hugot sa katawan, sana mapakinggan ng Panginoon Diyos ang inyong mga dalangin. At sa awa ng Diyos, sana nga magtagumpay tayo. Hindi man tayo magtagumpay, at least darating ang araw. Pagkukuya-kuya-kuy na tayo, tapos na ang pagkakataong ibinigay sa atin, at least masasabi man lang natin sa ating mga sarili, sinubukan ko. We did try together. Diba? Inumpisahan namin. So, magandang umaga. Kapalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first! Bilang tugon sa ngalan ng kaanak ni Gata Andres Bonifacio, inaaniya po si Dr. Daisy Distrito Morales. Sa pamalang lungsod ng Manila, sa pangungkuno ng puting tagkade, si Mayor Isko Moreno, kaya na rin po ang Mayor Isko Moreno, sorry. At ganun din po kay Honorable Vice Mayor Maria Sheila Lacro ng Kaman at sa bubuo ng Tangguniang Tanglusod, no? Yung mga rescue ng gusto. At ganun din po sa National Historical of the Philippines sa pangunan po ni Sherry Escalante. At sa aking kapwa-kawani ng gobyerno, sa ibang pa-officialis pa ng pamalaan, sa mga panauhi na narito po ngayon, sa aking kaanak, na pamilya at taanak ni Andres Bonifacio, isang maalam na pagbati po sa ating lahat. It's our pleasure po na makasama at makadaumpalag muli kayo sa espesyal na araw po ito sa 156 na kapanganakan, anniversary po ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ang makasaysayang buhay po ng aming lolo na si Gat Andres Bonifacio ay nanatiling alaala at pagsisilbing ekspresyon sa lahat, sa ating lahat, lalo na po higit sa kaanak ni Gat Andres Bonifacio. Dahil na rin po sa tagla niyang katapangan, pagdamay po at pag-ibig sa kanyang kapwa Pilipino at bayan. Dahil na rin sa tagla niyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Isensya na po kayo, medyo nininervous ako sa harap ninyo. Ano po? It's a privilege. Ganun pa man, hindi kami nagpapasalamat dahil nga sa taglay niyang katapangan ni Andres Bonifacio. Excuse me po. Medyo kami ka lang.
pasensya na pumali sa inyo. Okay. Ang makasasayang buhay po ni Gertrude Bonifacio, gaya pa na sinabi ko ay nanatiling alaala at nagsisibing inspiration sa atin lahat, higit pa sa kaanak ni ng ating bayani, dahil nga po sa kanyang taglay na katapangan, pagmamahal at pag-ibig po sa ating kapwa at bayan at inang bayan. Bagamat hindi man po siya binigyan ng pagkakataon na mahalal at maupo bilang Pangulo, dahil na rin po sa pagharang, pagtigil at pagdaya po sa halalan ng kanyang kapwa politika, dahilan na rin ng kanyang malagim na kamatayan. Nakalulungkot pong isipin, lalo na po sa kaanak ni Andres Bonifacio, ang ganitong pangyayari. At matawag siyang isang mangmang at walang puwang sa politika. Ngunit, malawak ang naging kanyang, ang katotohanan po ay naging malawak po ang kanyang kaalaman, kalarangan ng politika. Maging ang pagsasali ng mga aklat, iba't ibang aklat po, sa iba't ibang ligwahe na masasabi na din ang dahilan ng kanyang nasuportahan po siya ng kanyang kapwa Pilipino na mamuno sa kanyang kakayahan na mamuno at maging leader sa KKK. Hindi naman po kinakailangan masabing may maging honor student o may mataas na titulo ng isang tao upang humahalal siya sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas ng halalan o kahit sa anuman pong, kahit man po sa trabaho. Katulad din po ng inyong alkalde na si Mayor Isko, ipinahayag niya at alam naman po ng nating lahat ang pinagbulan niya bago niya narating ang kanyang pwesto o posisyon. Dahil na rin po sa kanyang pagsisika at ang kanyang malinis na hangarin para sa kapakanan ng maraming Manilenyo at hindi sa parang para sa pansariling interes lamang. Dahil narinay sa kanyang pagsisikap at malinis na hangarin at nakita naman natin ang kanyang mga accomplishment, no, tagumpay sa kanyang accomplishment sa pamagitan natin tawag na self-discipline, no? Sabi nga, self-discipline is the first goal of all successful leadership. Kaya natutuwa naman po kami at kita namin na sumusunod po sa yapak na aming lolo si Gat Andres Bonifacio, si Mayor Isko Moreno. Sa makabagong panahon, nawa mabago rin ang ating buhay. Politika man po, ordinaryong buhay na magkaroon po tayo ng unity, pagdamay sa bawat isa, pag-ibig sa ating bayan, at sinindi po sa ating kapwa. Maging bayani po tayo ng ating bayan. One nation for a better tomorrow. I'd like to take this opportunity, Mayor, upang iparating sa inyo, on behalf of my family, of our families, and the descendants of God Andres Bonifacio, at taos puso po namin pasasalamat sa inyo, no? Sa bibigyan nyo ng kabuluhan sa bantayan po ng aming lolo sa City Hall ng Manila. Na kailan lang po nabalitaan namin mula po sa radyo, television, hanggang social media, ang pagbibigyan nyo po ng paglalaan nyo po, no, ng oras sa panahon upang ito ipaayos, ipalinis, at ipailam sa masa ang pagbibigay respeto sa bantayan na ito. Okay? Kaya po, ikit pa ho ang pagbibigay ng inyong buhay sa pamamagitan ng pagmamalas ng pagbibigay ng programa na kailanlan po pinalabas niyo ang unang pangulo, no? Okay. Okay. At ang kasi dahil ito po yung sa kaysaysayan ng buhay ni Gat Andres Bonifacio at sa iba pang makabuluhang programa sa bantayan na ito. So, our sincerest thanks and gratitude, Mayor. Napakaswerte na Manila sa pagkakaroon ng isang tunay na public servant na katulad ni Mayor Isko Moreno. Congratulations po and more power. At sa inyo po lahat, maraming salamat po sa mga dumalo. May tuturo na po kayo namin na isang kaanak sa pagdalo. Pagdalo at paglalaan ng oras for gracing this special event. No? Sa National Historical, Sir Rene Escalante, sa paanyaya po na ibinigay niyo po sa amin sa kaanak ni Gat Andres Bonifacio at sa pagbibigay ng tiwala sa akin sa pagbibigay ng mensahe sa harap na ito. Sa aming lolo, nasaan man po kayo, dakilang lolo, Gat Andres Bonifacio, maligayang araw po sa inyo po.
At mabuhay po ang bawat Pilipino, mabuhay po ang Bansa Pilipinas. God bless our nation. Sa mga magandang umaga po sa atin. Thank you. We close. Your family. Bilang pangwakas na bilang atin pong awitin ang himno ng Maynila, ang awit ng Maynila, kaya hinahan niya po lahat na magsitayo sa saling ng Banda ng Maynila. Thank you very much.